ko si Mama Babes ang nagbabahagi sa inyo ng kaalaman tungkol sa pananahi. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng pattern ng polo baro. Subali, ito po ang susundan nating sukat. Shoulder 18, length 29, bust 38, waistline 36, hips 39, armhole is 20, neckhole 15.5. Subali, ito po ang susundan nating sukat sa tatabasin natin ngayon. Unang-una po, magsukat muna tayo ng mula dito sa gilid 2 inches. Yan po ang pinakang allowance sa taas. Tapos, susukat tayo ng armhole ay 20. Subali kalahati, 10. Mula rito sa guhit natin, sukat tayo ng 10. Kalahati ng 20. At saka yung length. Ang length po niya ay 29. Guhitan po natin. Tapos yung neck hole po niya. Bali dito ay 3.5. Tapos tataas natin. Uguhit tayo ng 1 1/4 mula rito hanggang doon 1 1/4. Tapos, kukunin natin yung shoulder. Ang shoulder po niya ay 18. So, bali, ang kalahati ay 9. Magdadagdag po tayo ng allowance para pag tinabas po natin to, hindi na po tayo magladagdag ng allowance. Ito po. Plus 1/2 inch na allowance. So, idadown po natin ito ng 1/4. Bubuhitan po natin. At saka ito yung neck hole po ito sa likod. Tapos, magdadown tayo rito ng 2.5. Bali, ito po yung sa front. Sukatin po natin ito. Tiklop natin at isukatin natin para pantay. Ayan po. Tapos, magsusukat tayo ng bust. Bali, ang sa bust niya is 38. Magdagdag tayo ng 6 inches. Yun ang pinakang allowance niya. So, bali 38 plus 6 inches equals 44. Magdadagdag tayo ng 1/2 inch. Ito po yung allowance para sa tahi. Yung 1/2 inch na po yun. Hindi na kayo magdadagdag ng allowance pa rin. Magtatahi na lang po kayo ng bali 1/2 inch. Ang pinakang allowance sa tahi. 1/2 inch. Tapos, sukatin natin to 9. Plus 9. Ito po. 9. Tapos 9 din rito. Ngayon, mag-adjust tayo ng 1/2 inch. Bali, ito po yung
ito po yung harap. Dapat mas malalim ng half inch. Tapos, ito naman po, ito na po ang susundan natin sa likod. O, yan po. Ito po yung harap. Tapos, ito po yung likod. Kailangan malalim po ng half inch yung harap kasi ang ano yun, ang likod dapat nakabuelo. Gawa ng ano yun, sa likod yun. Tapos, magsusukat tayo. Itong pinakang umbrella niya is 3.5. 3.5. Pag nagawa ko ng umbrella, 3.5. Ayan po, 3.5. Tapos, magdadown ako ng half inch. Ito po yung half inch. Bali, ito po yung sa katawan. Ito po yung umbrella. Ito po yun. Ito yung umbrella po. Cut out yan, bali rito. Tapos, susukatin natin yung nickel. Ang nickel po nito ay 15.5. So, bali, magsusukat tayo rito ng saan hanggang yung 15.5, ayun po ang ano natin. Ayan po. Dito na po tayo magbubuhit. Ito po yung nikol ng harap. Tapos, susukat naman pa tayo rito ng mag-ano tayo ng 2 inches. Bali, 21, kung saan po, ang kalahati po natin, 21 is 10.5. Ganun din po rito. 10.5. So, bali, ito po ang pinakang figure. Halimbawa, ang customer nyo ay medyo slim o medyo payat, yun. Ito po ang sundan nyo, dito nyo kukurba. Pero ito ang may-ari kasi nito, medyo malaki ang tiyan. Kaya, waistline 36. Magdadagdag tayo ng 6 inches. Pero pag medyo payat, 4 inches lang ang dagdag natin sa allowance. Kaya lang ito, medyo mataba po ito. Medyo may tiyan. Kaya kailangan medyo malaki yung allowance natin para hindi masikip sa tapat ng tiyan. 36 ang waistline niya. Magdadagdag tayo lang 6 inches. Bali, 42. 42. Tapos, magdagdag tayo ng half inch allowance. Tapos, sa hips ay 39. Sa baba, 39. 4 inches lang yung dinadagdag ko riyan. So, bali, 39 plus 4 inches is 43. 43. Ang kalahati ng 43 is 10 and 3/4 plus half inch na allowance. So, dito naman po sa baba, kasi ito po yung sa likod. Ang sarap, bali, 1 1/4 ang dinagdag ko rito. Pero pag medyo, hindi po sila matataba, medyo payat lang, 1 inch lang po. Kaya ko to dinagdagan ng, ginawa ko 1 1/4 kasi po medyo mataba ang may-ari nito. Yan po. O, ganyan lang po ang paggawa ng pattern. Ito po, pag tinabas po ninyo ito, dito po sa armhole, wala na po yan allowance. Hindi na kayo maglalagay ng allowance pati sa side. Sa baba naman, dadagdag kayo dito ng 2 inches para yung pang-tupi sa laylayan.
So, dito po sa shoulder, magdadagdag po kayo rito ng pag tinabas po ninyo, maglalagay kayo ng allowance of inch. Ganun din po sa Nicole. Yan lang po ang lalagyan nyo ng allowance. O, yan po. At saka dito po sa likod. Yan lang po. Pero dito po sa armhole, wala na po yung allowance. So, pag pinabas nyo sa tela, dyan na kayo mismo magugupit hanggang sa side. So, pag lagay naman tayo ng slit, ang lalagay ko lang slit ngayon, kasi medyo ano namang slit, 5 inches. So, para nagtabas kayo, magdagdag kayo ng 1 1/4. At saka sa taas, 1 1/2. Kasi po, yan po ang yung itinutupi. Bali, ang tahi lang po ninyo, hanggang doon ang tahi. Ito po yung tinutuping ano sa side. Nakikita nyo sa ibang mga barong, yan po ang allowance. Dito naman po sa ano yun, ito po kasi yung barong ito pang sa happy tira. Yung pitsira lang po. Depende po sa taas ng may-ari. Kapag ako, pag medyo mataas, ang lalagay ko lang po rito, 12 1/2. Pag medyo maliit lang po siya, ay 11 1/2. Yung half pitsira. Ngayon, pag ano naman po, kapag may butonis, naglalagay po ako rito ng ano yun. Ang ilalagay ko pong allowance dito ay 'yan po. Pag may butonis sa harap, nagdadagdag ko rito ng 5/8. Bali, dinagdagan ko po ito ng 5/8 kapag may butonis. Yan. 5/8 po ang dagdag rito. Kasi po ito, ito ang pinakasenter. Ito po ang pinakasenter. So, magdadagdag ako ng 5/8. Magdadagdag kayo ng 5/8 kasi yun po ang pinakang allowance sa pinakang kapitan ng butonis. Kasi pag may butonis, siyempre mag-overlap yun. So, dapat meron tayong dagdag rito na 5/8. Yun lang po, 5/8. Hindi ko lang po nalagyan kasi ito, bali, parang ganito po yun. Oh. Kunwari, ito yung ano yun. Kasi ito yung pinaka-center. O, ito ang dadagdag kayo ng 5/8 rito. Kasi ito po yung ititiklop na lalagyan ng butonis tsaka uwalis. O, ganun lang po ang paggawa ng pattern. Tapos sa manggas naman, manggas naman, ito lang po yun. Kunwari, ang may allowance po itong 2 inches. Tapos ang sleeve niya is 9 inches. Arm circumference niya is 15. Magdagdag ka na ng 1/2 inch para sa allowance.
armhole niya is 20. Plus, magdagdag kayo ng 1/2 inch, pinakang allowance. Yung pagtahian po yan. Ito po yung sa harap. Ron po ito. Tapos ito po yung likod. Bali, sukatin po ninyo. 20. Nagdagdag po kayo ng 1/2 inch allowance. O, yan na po ang manggas niya. So, yan po yung manggas niya. So, ganito lang po ang paggawa ng pattern. So, bali po, itong ano yun, wala na po itong mga ano yun. Sa side, pag tinabas po ninyo ito, yun na lang po, maglalagay ko ng allowance dito sa, para sa tahi, dito sa shoulder at saka sa nickhole. Tapos sa armhole, wala na po yan kasi kasama na po dun sa sukat. So, bali, parang sukat po kayo, laging may dagdag na 1/2 inch para wag na po kayo magdagdag pa ng allowance. Ganun lang po. Sa laylayan, magdadagdag po kayo ng 2 inches kasi tutupi yun. Ito po yung pinakang umbrella niya. Pag tinabas nyo po ito, bali, ito po ang kabuuan ng umbrella. Tapos, ito naman po, ito yung sa likod. Bali, likod po ito. Ngayon, sukatin natin yung armhole kung tama. So, pag nagsukat po kayo ng armhole, ay bawasan na po ninyo yung allowance, yung 1/2 inch, bawasan po ninyo. So, pag nagsukat po kayo, ito po yun hanggang dito. Tapos, uli. Ito na yung likod. Ayan po. Tapos, hanggang dito lang po. Kasi ito hindi po yung kasama. O, yan po. O, 20. 20 po. Nagsukat po kayo. Ito po yung harap. Ito po yung harap. Tapos, ito po yung likod. Bawasan po ninyo ito. Ito hindi po yung kasama. Oh. Yan po, 20. 20 po ang sukat. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi yung mixakto, pwede kayo magbawas rito. O kaya naman kung medyo pila, adjust-adjust yung armhole niya. Depende pag magka siya yung sukat talaga. Mixakto sa sukat ninyo. O ganun lang po ang pagtabas ng polo barong. Ganun lang po, pagtabas ng polo barong, ay sana po may natutunan kayo, may napulot kayo na kaunting karagdagan sa kalaman. At sana po huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Maraming pong salamat.